sabi po sa Psalm 96, O sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, all the earth. Sing unto the Lord, bless His name. Shew forth His salvation from day to day. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa isa na namang umaga na kami po ay sama-sama na magpupuri at magsasamba sa inyo. Salamat, Panginoon, sa bawat pagkakataon na to. Salamat, Panginoon, sa teknolohiya na amin nagagamit na kahit kami po, Panginoon, ay makakalayo, kami po ay nagkakaisa, nagkakasama sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na ituon niyo po ang aming puso't isipan sa ng buong araw, Panginoon, sa inyo lamang. Tamin dalangin sa pala ng Panginoong Jesus. Amen. Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Kailang Ama, muli po'y pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan sa napakagandang umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan
Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo at pangunguna sa amin, pagbibigay ng tagumpay sa lahat na aming ginawa sa mga nakaraang araw. Tunay nga, Panginoon, kung wala ka, eh wala kami magagawa sa aming mga sarili. Kaya nga, Panginoon, pinapupurihan ka namin, dinadakila ka namin sa buhay namin, lalo tigit sa paglilingkod namin sa inyo sa umaging ito. Muli po, Panginoon, pinagpapasalamat namin sapagkat sa araw na ito ay muli ka namin sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa iba't ibang mga gawain na ipinagkaloob mo sa amin, iniwan na kinakailangan namin, Panginoon, gampanan upang mapalawig pa ang iyong katuruan, ang kabutihan mo, katapatan mo, kadakilaan mo, at lalo tigit ang kaligtasan na inioffer mo sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa mga taong wala pa sa inyo. Kaya nga, Panginoon, pinagpapasalamat namin na natapos namin Sunday School na kung saan minsan pa, Panginoon, ay napihayag ang mga katuruan mo na iniwan mo sa amin sa banal na kasulatan. Sa pamagitan ng mga gurong ginagamit mo, bibigay ng oras, bibigay ng panahon sa pag-aaral. At dalangin po namin na lahat ng mga batang dumalo rito ay nasumpungan ka at naunawaan ang mga kwento, mga awitin na binihagi sa kanila. At salamat po, Panginoon, sapagkat merong pagkakataon ang mga batang ito na sa murang edad ay nakakatagpo ka. Hindi po, Panginoon, iba't iba pa namin gawain mamaya ng Kids Worship Ministry pagkatapos ng aming worship service. Aming po, Mighty Warriors, Christ Servants, Baku Juniors, and Leaders Fellowship, ang Young Ambassadors for Christ. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin na ito'y patuloy na magiging matagumpay sapagkat ikaw ang nangunguna tumutulong sa amin sa mga gawain ito. Kaya nga, Panginoon, pinagpapasalamat namin ang mga nangunguna rito na patuloy mo silang binibigyan, Panginoon, ng kalusugan at kalakasan ng katawan. At kami lahat, Panginoon, nakikisa at dumadalo sa gawain ito, ay patuloy mo, Panginoon, na bubuksan ang aming kaisipan ng gawain ito'y napakahalaga na dapat namin suportahan. At dito, Panginoon, isang kaparaanan ng pagpapahayag, Panginoon, ng aming pagsunod sa iyo sapagkat nais ka namin, Panginoon, mabigyan ng kapurihan, madakila ka sa buhay namin sa pamagitan, Panginoon, sa pagdalo sa iba't ibang mga gawain ito. Salamat, Panginoon, sapagkat talaga ka na isang araw sa loob ng isang linggo na kung saan ikaw ay aming makakatagpo sa pamagitan ng mga ministries na ito na iniwan mo sa amin. Ganyan po, Panginoon, malapit namin sa inyo ang mga kapatiran namin, mga frontliners, mga membro ng aming kapulungan na gumagawa at gumagampan na isang napakalangang gawain ngayon sa iba't ibang mga pagamutan. Tunay nga, Panginoon, kailangan namin ang kasagutan mo at pagtugon mo para sa kanila sapagkat sa patuloy na paglaganap ng pandemya ito, Panginoon, ay kailangan ng bawat sa amin, maging aming mga frontliners, na lukuban mo ng balandugo mo at ng balang spirito mo. Na kami lahat, Panginoon, ilalayo mo sa karamdamang ito sa po na aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na yung aming Diyos na buhay ay kasama namin, na siya mag-iingat sa amin at tutulong sa amin. At ganyan din po, Panginoon, ang aming prayer meeting ay patuloy mong pagpalain. Nawa, Panginoon, ito po'y isang pagkakataon ay pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na kami magkasama-sama upang ikaw, Panginoon, ay aming dakilain sa pamagitan ng pagtawag sa iyo at pagtugon mo rin sa aming mga panalangin. Alam po namin malaking katuwaan o kagalakan sa iyo na makita mo ang mga anak mo na nagsasama-sama at nagdadalanginan, humihingi ng tulong sa iyo sa bawat pangangailangan, maging pangangailangan ng aming kapulungan. Panginoon, lalapit din po namin sa inyo ang mga internet connections na ginagamit namin ngayon via Zoom. Alam mo po, Panginoon, napakahalaga ng teknolohiya na ito ngayon. Kaya nga, Panginoon, kami po ay naniniklod sa inyo upang maging maayos po ang aming mga gawain sa maghapong ito. Lahat po ng mga internet connections na bawat sa amin ay patuloy mong hawakan. Na wala pong magkakadiferensya at ito'y patuloy na magiging maayos upang maging kaparaanan ito upang maabot ang bawat anak mo na mensahe na nagmumula sa iyo.
Panginoon, mga kapatid din po namin, may mga karamdamay, pinagpapasalamat namin sa inyo, iba sa kanila, Panginoon, nakalabas na po ng pagamutan. Salamat po, Panginoon, kay kapatid na Lorna Manalo na ngayon ay on the way na to full recovery. At ngayon din po, Panginoon, kay Marvin Manalo, salamat, Panginoon, nakalabas na rin po siya ng pagamutan. At dalangin ko po, Panginoon, mga karamdamang ito ay pumukaw ng damdamin na ikaw ang dakilang manggagamot. Ngayon din po, Panginoon, lalapit namin si kapatid LC Iko na ngayon ay merong lagnat. Panginoon, hipuin po siya ng pagpalang kamay. Higyan po siya kalusugan, kalakasan ng katawan. At ngayon din, Panginoon, si Roynel. Salamat, Panginoon, sa matagumpay na procedure na ginawa sa kanya. Higyan mo rin po siya, Panginoon, yung kalinga. Panginoon, si kapatid na J.P. Pineda nasa Canada, ang anak po ni kapatid na Marjorie, ay patuloy mo po, Panginoon, din aking kami po, Panginoon, ay naniniwala at nananampalataya na walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, ang lahat ay magagawa mo sapagkat ikaw ay dakilang manggagamot. Panginoon, bigyan mo po siya ng kagalingan at ubos sa pagtitiwala at pananampalataya na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po, Panginoon, si kapatid na Amado ni Guzman na ngayon nasa Veterans Memorial Hospital. Panginoon, ikaw po ang kumilos sa kanya. Usapin po siya, Panginoon, na magkaroon siya ng lubos ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo na ibalik mo sa normal yung kanyang nararamdaman. Yung kanyang blood pressure ay makontrol na, yung oxygen level niya, Panginoon, ay maging maayos na rin po. At alam po namin, Panginoon, nakikilos at gagawa ka at di mo siya iiwan, di mo siya pababayaan. Ano mga kapatid po namin na sa ibang bansa ay patuloy din po namin at tinataas sa inyo. Ito po, Panginoon, mag-iingat sa kanila sa lahat ng kanilang mga gawain at sa bawat nananatili na roon ang aming mga mahal sa buhay. Ipakaingatan mo rin po, Panginoon, at tulungan sa bawat pangangailangan nila. Gagabayan mo sila, Panginoon, at patuloy mo rin po ipadama sa kanila ang kadakilaan at kapangyarihan mo bilang isang buhay na Diyos na aming pinagtitiwalaan at pinaglilingkuran. Panginoon, ang aming pamahalaan ay patuloy po naming nilalapit sa inyo. Panginoon, gulong-gulo na po ang aming bansa. Gulong-gulo na rin ang mga mamamayan. At dalangin ko po, Panginoon, nakausapin mo ang mga nangunguna sa amin simula po sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang posisyon sa aming barangay. Ay kausapin mo na sila, Panginoon, ay magbalik tanaw sa kanila mga pangakong iniwan, Panginoon, sa mga nasinumpaan nilang tungkulin na sila, Panginoon, ay tapat na maglilingkod sa aming bayan. Panginoon, i-convict mo ang bawat isa sa kanila at kausapin mo, Panginoon, na alalahanin nila ang mga mamamayang Pilipino. Panginoon, dakila ka at tapat at hindi mo papabayaan ang bansang Pilipinas. Panginoon, salamat din po sa pagkakataong ito na once again we can worship you in spirit and truth sa pamagitan ng mensahe na aming mapapakinggan sa umagang ito sa pamagitan ng Dr. Felizardo Francisco. Panginoon, mangusap ka po sa amin, kumilos ka sa amin, gamitin mo ang iyong anak sa pagpapahayag ng salita mo. Hayaan mo dumaloy na may kalayaan, ang mensahe na mumula sa iyo na kanya ipapahayag. At mangusap ka po sa amin at baunin namin ang mga aralin na aming matutunan sa umagang ito. At lalabas kami, Panginoon, ng aming kapulungan, ng aming Zoom platform na payapa at taglay, Panginoon, ang presensya mo at kadakilaan mo. At lalo tingin, babaunin namin ang mga aralin na amin at mga mensahe ng awit at panalangin na ginawa namin sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po sapagkat alam namin na ang Diyos namin tinawagan ay buhay at makapangyarihan sa lahat at tutugon na lahat namin mga panalangin. Salamat, Panginoon, at ipinabalik namin sa inyo ang kapurihan. Ito po aming inihiling at pinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesu Kristo na aming tagapagligtas. Time to work.
worship the Lord. We must join our hearts in one accord. We're gathered together in symptoms to raise, inviting His presence into this place. Hosanna, worthy the Lamb. Hosanna, to the Savior of men. Hosanna, Christ is the King. Lift up your head, lift up your heart, lift up your voice and sing. Lion of Judah, breaks every chain. Alpha, Omega, Ancient of Days, mighty Jehovah, inhabits our praise. Hosanna, worthy the Lamb. Hosanna, to the Savior of men. Hosanna, Christ is the King. Lift up your head, lift up your heart. Lift up your voice and sing. A call to worship is given to men. The answer like thunder resounds through the land. The sweet aroma ascends to the throne. The God of the ages makes His presence known. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalawang linggo ng buwan ng Setyembre. At ating pong pag-aaralan ngayon ang topic na God's Sovereign Plan over Human Plans. Kung ating po itong tatagalugin, ang makapangyarihang plano ng Diyos ay higit sa plano ng mga tao. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y sandaling manalangin. Ama namin sa langit at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami upang Panginoon pag-aralan ang iyong salita sa Proverbs 16:1-9. Hindi po namin, Panginoon, alam ang lahat ng bagay. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat. Kaya ngayong gabi ay lumalapit po kami sa inyo upang humingi, Panginoon, ng discernment, ng wisdom, ng dunong, upang ang mensahe mo sa araw na ito ay aming matanggap at maisabuhay. Marami pong salamat. Sana po ay maitaas namin ang iyong pangalan. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Sa Proverbs 16:9 ay ganito po ang sinasabi. A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Sa ibang version po is English Standard Version, ang sabi po ay, the heart of a man plans his way, but the Lord establishes his steps. Mga kapatid, tayo po sa kasalukuyan ay nabubuhay kapiling ang maunlad na teknolohiya. We live in a world of advanced technology. At halos lahat po ng ating ginagawa, lahat ng ating activities ay na-impluensyahan ng high-tech na ito. Sa katunayan ay marami pong mga bagay ang ating nasasaksihan para ipakita
ang kaunlaran ng teknolohiya. Ang isa po rito ay artificial intelligence. Ang tao po ay nakagagawa ngayon ng mga aparato, equipment kung saan napapasukan ang intelligence. Ngayon po ay ang isang taong nasa Pilipinas ay pwedeng makipag-collaborate, makipag-komunikasyon sa isang taga Europe, kasabay ng isang taga Amerika, at pwedeng kasabay ng isang taga Middle East in real time. Ito po ay produkto ng high-tech o maunlad na teknolohiya. At dito po sa mundong ito natin ngayon ay mayroon po tayong mga tinatawag na do-it-yourself guide. Noong mga unang panahon, ang mga do-it-yourself guide ay ginagamit sa pagkumpuni ng mga furniture, paggawa ng mga kit, pagbumili ka ng isang simpleng appliance, pagbukas mo ng kahon, makikita na ron yung kung paano mo i-assemble, kung paano i-operate, yan po ay mga do-it-yourself guide. Halos sa lahat po ng aspeto ay ginagawa ngayon na po na itong do-it-yourself guide. Sa katunayan, kahit po sa edukasyon, ay ginagawa na po na rin ito. Ang pag-operate po ng mga modules na mula una hanggang huli ay merong mga steps, merong mga guides na sinusunod. Mga instruction sheets na ginagawa ng estudyante ay nandoon din ang mga steps at ginaguide na lamang sila para ito ay gawin nila. Sa madaling sabi, dahil dito sa mga do-it-yourself kits na ito at do-it-yourself techniques na ito, hindi na kailangan ang professional na titingin sa iyo habang ginagawa mo ito. Hindi na kailangan na isang teacher o kung ikaw ay isang estudyante, parang hindi mo na kailangan ng institusyon. Self-education ang direksyon ng ating mundo ngayon. Kaya ito ang parang magiging trust sa mga darating na panahon. Self-education. Ngunit hindi lamang sa maunlad na teknolohiya tayo nabubuhay, tayo rin ay nabubuhay sa kulturang lahat ng bagay ay kailangan iplano. Lahat ng bagay kailangan may step-by-step procedure na dapat gawin. Kung ang isang tao ay magpapakasal, kukuha siya ng isang events manager at ilalagay doon plano for plano ang gagawin ng isang ikakasal. Gayun din naman, kung ako po ay nag-i-interview ng isang dekano, gusto maging dekano sa eskwelahan o isang direktor ng isang departamento, hinihingi ko sa kanya yung ano ba ang 5-year development plan mo para sa departamento. So halos lahat po ngayon ng bagay ay dinadaan sa step-by-step procedure ang mga plano. At dahil po dito ay kuminsan tayong mga tao na nagpaplano ay nauunsyami o nagkakaroon tayo ng parang pagkabigo at nagtatanong tayo, bakit kaganda-ganda ng plano ko ay bigla na lang nagkaroon ng pandemic? So, hindi natuloy ang plano. Bakit nung isang taon ay pupunta ako sa, naka-schedule akong pumunta sa Amerika, eh hindi na naman matutuloy dahil walang flight. Kuminsan ang bagyo ang nagiging dahilan kung bakit hindi natutuloy ang isang plano. Kuminsan ay baha. Kuminsan ay lindol. Kuminsan ay simpleng traffic ang dahilan kung bakit hindi natutuloy ang isang plano. Natatandaan ko po nung mga 1980s pupunta kami ng misis ko sa Singapore, ay pinuntahan muna namin yung tindahan bago kami punta sa airport. Ang problema, naging matraffic, dumating kami, nakalipad na yung aeroplano. So, mayroong mga pangyayaring nagaganap na ang plano ng tao ay hindi natutuloy. And then,
pag tayo ay naglimi-limi at ating inisip, ano ba nangyari? Then we realize, we start to really realize that there is one higher above, that there is God, that there is God of this universe who can delay, who can deter, or even destroy the plans that we have made. The foregoing statements in Proverbs chapter 16, verses 1 and 2, and I would like to read it, gives us a brief explanation of God's sovereignty. Ang sabi po sa Filipino version ng chapter 16, verses 1 and 2 ay ganito, ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Sa verse 2 po, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang kanyang diwa. So we can gather our thoughts, but the Lord gives the right answer. People may be pure in their own eyes, but the Lord examines the motive. New Living Translation. Man's plan may be good. Man's plan may be right. But there is no assurance that that plan will push through, especially if God intervenes. Because God's plan is way over human plans. Masigit kaysa sa plano ng mga tao. The Lord's sovereignty over the affairs of men should not make us fatalist. Kuminsan na mayroong mga tao na kahit naman anong gawin ko eh. Kung hindi kalooban ng Diyos, hindi naman mangyayari yan eh. Kaya hindi na lang ako gagawa. Bahala na lang. Bahala ng Diyos. Which is a fatalistic attitude. On the contrary, knowing that God hears everything that we say, knowing that God sees everything that we do, knowing that God knows what we think, the more we should be encouraged, the more we should cling closer to God. Because this doctrine should instead motivate us to live rightly or to live wisely. Live, mabuhay ng tama, mabuhay na may katwiran, at mabuhay ng isang buhay na makadiyos. So, how does God compel us to live wisely? How does God compel us to live wisely? Paano ba tayo ginagawa ng Diyos na mabuhay, na makatwiran o tama? Ang sabi po ng verse 3, and I would like to read verse 3 and 4 sa Pilipino, sabi niya, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Sa verse 4, ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas, oo, pati ng masama na ukol sa akarawan ng kasamaan. So, ang sabi po ng verse 3 ay, commit your work to the Lord and your plans will be established. Commit our work to the Lord and our plans will be established. In other terms, and our plans will succeed. Because the Lord has made everything for His own purposes. You know why? God is sovereign over all things that happens. God is sovereign over all things that happen. If you remember last Sunday, napag-aralan natin nung magsalita si Judge Hector,
God ay overcomes time. God overcomes man. God overcomes death. And God is our refuge. So God is sovereign over all that happens. He does things according to His perfect will. God is love. God is holiness and wisdom. We therefore, as believers, can be assured that all things that God does on earth are for good purposes. Everything that God does on earth are for good purposes. So, if this is, and this is the kind of God that we have, so it is a comfort to know that as we plan our steps, the Lord is going before us, establishing us in places that are ultimately for our own good and for His glory. Hindi pa napaka buting malaman na meron tayong Diyos na ginaguide tayo sa ating mga plano upang doon tayo dumaan o doon tayo magpatuloy sa plano niya, sapagkat yung plano niya ay magbibigay sa atin ng kabutihan, bibigay sa atin ng katwiran, magiging tama, at yun naman ay for His own glory. Sa verse 7, ang sabi po dyan ay, "It pleases the Lord, and as such, give us divine favor, and renders our life secure." It pleases the Lord as such, and gives us divine favor, and renders our life secure. Even yung mga enemies ay hindi tayo magagalaw. That's the security. So, how does God compel us to live wisely or rightly? Commit our work to the Lord, because it pleases the Lord, and as such gives us divine favor and renders our life secure. Bakit po kaya binabago ng Panginoon, ng Diyos, ang ating mga plano? Alam natin na tayo ay humingi sa atin ng Panginoon ng lahat ng provision, dumidepende tayo sa Kanya, na i-provide ang lahat ng ating mga pangailangan. Pero hindi naman sinasabi ng Panginoon na huwag ka na magplano. Proverbs 21:5 says, "It is foolish not to plan." But why does God change our plans? Kung gano'n naman pala at tayo ay pinagpaplano ng Diyos, eh bakit binabago ng Diyos yung ating mga plano? Number one, because God knows what we do not know. Because God knows what you do not know. And it is good for you. You know why? Because we have an omniscient God. We have a God who knows everything. Kumisan ay, aywan ko kung meron na po sa inyong nakaranas na kayo ay under surveillance. Can you imagine kung kayo ay nagpunta sa isang bansa, pagkatapos kahit anong gawin nyo, meron nakasunod sa inyo, kahit anong sinong kausap nyo, may nagre-record. Lahat ng gawin mo, lahat ng kilos mo, may under surveillance ka. Di ba nakakatakot yung ganong buhay? Pero ang katotohanan po niyan, ang Diyos ay nakikita lahat ng galaw natin. Sa araw-araw ay nakikita niya kung ano ang ating mga sinasabi. Narinig niya ang ating mga sinasabi. Nalalaman niya kung anong mga iniisip natin. At nakikita rin niya kung ano ang ating mga ginagawa. So, God knows what you do not know. And it is good for us. Second, God loves us. God loves you. He is the author of love. And unlike the people that we encountered who proclaim that they love us, more often than not, we encountered people who said they love us, but behind that love, they have ulterior motives.
But the good thing about our God is that He does not have ulterior motives or hidden agenda. He loves us even though we are sinners. That He sent His only begotten Son to die for us so that we can have eternal life, hope for eternal life. So God loves you. That's why God changed your plan. He does not have any ulterior motive or hidden agenda. Another is, by doing corrections or changing our plans, God is making us more and more like the Lord Jesus Christ. Actually, yun po ang talagang goal ng bawat Kristiyano, maging kawangis. Dahil tayo ay nilalang kawangis ng ating Diyos, yun din ang gustong mangyari sa atin. Kaya tayo ay kinukorek, kaya tayo tinatama upang tayo ay maging kawangis ng ating Panginoon. Ano po ang mga katotohanan dapat nating tandaan kapag ang Diyos ay binago ang ating mga plano? Una, lagi po nating tandaan, God is sovereign. Sovereignty is the authority to rule. Brothers and sisters in the Lord, there are no limits to God's rule. Nothing is outside His control. He is sovereign over all. I mentioned a while ago yung sinabi ng ating speaker nung last Sunday, sovereign over time, sovereign over death, sovereign over man, sovereign over everything. Because everything belongs to Him. And He decides how everything works. Everything belongs to Him, and He decides how everything works. If God changes your plans, it is because God knows things you do not know. It is because God knows things you do not know. Sabi po ng Job 42:2, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted or withheld. Sabi po ng Job 2:10, shall we indeed accept good from God and shall we not accept adversity? God is sovereign. Second, God is good. God is in control. He is sovereign. He knows things we do not know. And this is important. Psalms 34:2 says, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. God knows best. May God open our eyes to the many acts of goodness. Napakabuti po ng Panginoon. Ako po personal, napakabuti at laki na pasalamat ko sa Panginoon kasi kung hindi niyo po na itatanong, ako po ay dalawang beses nang na-aksidente. Una po ay nagmamaneho ko papuntang Manila, kasama ko ang aking may bahay. Nag-overtake ako, pero yung pong shoulder ay rough. Hindi ako makaalsa-alsa. So, nung tapakan ko na ang siling niya doon, hindi na control yung manibela, tumama ako sa isang nakaparadang bus. Sa kagandahan ng Panginoon, wala po akong kaming na anumang naging karamdaman o pasa, at yung sasakyan na nabangga, wala rin naging yupi. Ang nayupi yung aking sasakyan. Pero yung sasakyan po ay napalitan. Hindi po ako makapaniwala at ako'y laking pasasalamat ko sa Panginoon sa kabutihan niya sa akin. Pagkalawang beses po ay umu-overtake po ako sa kanan dahil ayaw magpa-overtake nung nasa kaliwa.
bigla po ngayong mag-overtake ako sa kanan, dahil pwede namang mag-overtake sa kanan, bigla ngayong kumanan yung nasa, yung sinusundan ko. So napilitan po akong ituloy hanggang sa yung pong mga, yung gilid ng aking sasakyan ay nabangga yung posting na nakalagay sa gilid. Sawa po ng Diyos, nakarating po ako ng eskwelahan, nakabalik ako, wala po nangyari, kahit isang dulo ng aking buhok ay hindi natanggal. Ang nasira ay yung unang bahagi ng sasakyan, pero yun po ay laking pasasalamat ko sa ating Panginoon. God is really good all the time. Sabi po ng Romans 8:28, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose." You know, my dear brothers and sisters in the Lord, you might not always feel good when God changes your plan, but that doesn't mean it's not good. Our feelings are not the truth. God's word is. Pangapat po, kung bakit dapat nating tandaan ito kung binabago ng Panginoon ang ating mga plano. Ang una ay God is sovereign. Pangalawa, God is good. Pangatlo is God is for your good. Ang pangapat po is because you and I are not God. Because you and I are not God. Who will rule over our life? Ourselves? Others? Or God? Because you and I are not God, you and I are not sovereign. No matter how much we want to be sovereign, we cannot be. We cannot. We are just a creation of God. In return, what we must do is to simply trust God with our plans because He's God and we are not. Simply, we need to trust God with our plans because He is God and we are not. 2 Corinthians 4:7, "But we have these treasures in jars of clay to show that the excellency of the power belongs to God and not us." Marco, mga kapatid, the verses we studied point out that human beings makes plans, but God is the one who directs those steps, and that to ensure success, we have to commit our work, our plans to the Lord, because He made everything for His own purposes and does everything according to His perfect will. I am reminded of Philippians 1:6, which says, "It assures us of being confident of the very thing that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of the Lord Jesus Christ." What an assurance from the Lord. What an assurance. Ulitin ko po yung binanggit natin kanina. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga akbang. Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to Him.
Diyos, dakilang Ama, muli po'y pinapupurihan ka namin at sasalamatan sa kabutihan at katapatan mo at lalo't higit, Panginoon, sa mga salita mong iniwan sa amin na pinagbulay-bulayan at siliwanag, Panginoon, ng mensahe na amin narinig sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, dalangin namin na gabayan mo kami, tulungan na ang mga plano namin sa buhay namin, Panginoon, ay ikaw ang nangunguna.
Kaya nga, Panginoon, tulungan niyo po kami na ipagkatiwala ang lahat ng mga bagay sa buhay namin sa iyo. Sapagkat, Panginoon, mahal mo kami at ipinagmamalasakit mo kami at ikaw isang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, Panginoon, dahil sa kapangyarihan mo ito, kami, Panginoon, ay isinusuko namin ang lahat ng aming mga balakin sa iyong banal harapan. Sapagkat alam namin, Panginoon, ikaw ay Diyos na napakabuti at Diyos na nagmamahal sa amin. Pangunahan niyo po kami tulungan sa bawat plano namin. At nawa, Panginoon, may pamuhay namin ito. Dalangin po, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa anak mong ginamit. At kami lahat, Panginoon, ay patuloy mong ilalayo sa anumang uri ng karamdaman. At salamat, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa presensya mo sa aming kalagitnaan. At salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakasama namin sa napakahalagang gawain ito. At muli, Panginoon, binabalik namin sa inyo kapurihan, kaluwalhatian, at kadakilaan. May the love of our Lord Jesus Christ, the tenderness of the Son, and the presence of the Spirit gladden our hearts and bring peace to us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen and Amen.